Na flare chest, kaya siya tinatawag na paradoxical chest movement. Look at this one. Pag sinabing isang rib lang, rib fracture. Pero kapag maraming ribs, basically flare chest. Alam mo nung panahon ng mga gladiator, merong kahoy, may chain, tapos merong bilog na bakal, tapos may mga spike. Mace ang tawag doon. Sometimes they call it flail. Ah, yeah. Buha na. Yeah. Kaya ang ribs mo parang nag-flail. Look ha. What do you mean by the word paradoxical chest movement? Tingin sa akin. Anong gusto niyong lungs ko na-affected? Left or right? Right. Left or right? Right. Oh, sige. We'll go sa ating left. Ito yung good lung. Ito yung affected lung. Kasi ako yung nasagasaan. Hinampas siguro ng ref. Sino ba nun? Hinabas ako ng shilling. Okay? Yan, ako ha ba? O, tingin sa akin ha. O, inhale. Normally, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Eh, may damage yung ribs ko. Nakuha na. Pag may damage yan, hindi siya makataas ng maayos, di ba? Kaya ang mangyayari, inhale, kapag hihiga yung patient at makita mo yung chest niya, inhale. Sabihin, paradox imbalance. Or parang opposite. Ito, inhale. Aba, yung stronger na lungs, kinukuha niya yung hangin na para kay affected lung. Exhale. Aba, yung mahinang lungs ang meron ngayong CO2. Kasi yung iba, lalabas sa bunganga ko. Yung iba, na CO2, pupunta ngayon sa affected lung. Kaya pala ang daming CO2 sa dugo ko, ang tawag doon, hypercapnia or hypercarbia. Anong management? Eh, support lang the affected area para siya ay magkaroon ng proper ventilation ng CO2 and oxygen. Nuggets? Okay. Tawag dyan, flail chest. Nakuha ba? Yes. Very good, nurses. Okay? Yan lang naman. Sa ating management,